Swabe, what we have here is the Mercedes-Benz GLA 200 AMG line, and this is a subcompact crossover executive SUV. Nice ko munang pasalamatan ang Mercedes-Benz Alabang and Auto Icon for making this video possible. The equivalent of an SUV na A-Class, but you get less metal compared sa kanyang sibling na GLC, which is nakapag-review tayo before 2 months ago, and merong E-Class, and yung nasa likod natin, which is the AMG A35. Please check that out. Magkakaroon lang tayo ng walk around, ano ang mga interesting details sa kanya. Then after that, let's get behind the wheel para maranasan natin kung anong klase ng emotions, dynamics, and performance. When it comes sa kanyang mga chief competitor ay nandyan ang Q3 and BMW X1. Ngayon, the unit price is nasa 3.7 million plus, making it as one of the most affordable pagdating nga pala sa family ng Mercedes-Benz. So, ano pang inaantay natin, kaswabe? Let's begin. First interesting details, when it comes sa ating GLA AMG line compared sa kanyang other trim level na Progressive, and isama na rin natin ang GLC. Una sa lahat, the front fascia is better. Kung makikita mo, you have a single louver with chrome inserts. But pag kinumpare mo sa GLC, dual naman ang louver. Pero sa GLA Progressive, mas okay-okay lang ang itsura. Dahil dito, more premium and luxurious ang appearance niya because of the chrome diamond pins all around the places. And dito sa ating lower bumper, mas powerful ang styling. And doon sa front aprons, meron kang mga twin aero blades, which is doon sa Progressive, plain lang yon. As a standard nga pala, they are using the Mercedes-Benz high-performance LED lamps sa side profile naman. AMG line rin ang iyong wheels and tire setup. Light alloy wheels yon. It's 19-inch. When it comes sa rear fascia, this one is more premium and aggressive because it has a different rear diffuser and kakaiba rin yung kanyang exhaust pipe. At nakita natin yung signature ng mga Mercedes-Benz SUV, that trapezoidal rear taillights kung tawagin yun. Ayun na yun. So check naman natin ang kanyang powertrain. Kaswabe, a little reminder lang, pag sinabi mong AMG line, it deals about the cosmetics and body styling of the automobile. Wala po siyang kinalaman sa kanyang powertrain. Anyway, inside the skin of this AMG line 200 is a turbo inline 4 that gives 250 Nm of torque and 163 horsepower. Naibaliktad ko. 0 to 100 niya ay 8.7, and ang top speed niya naman ay 210 kilometers per hour. So this is a 7-speed dual clutch transmission and front wheel driven ito. The fuel economy is 14 kilometers per liter. I-check naman natin ang kanyang cargo capacity. Talking about some interesting details compared sa isang GLC, this one is shorter ng 9.7 inch, pero okay lang yon. Mas affordable naman ito Third brake light, meron kang rear spoiler, trapezoidal mga rear taillights natin. Pag naka-ignite yan, maganda. Diffuser, exhaust pipe, and you have a gloss strip sa ating rugged na lower bumper. Power assisted ang ating tailgate. Once na na-press mo, you will get 495 liters of space, and this is down nga lang compared sa kanyang rival na Q3 and X1. Meron kang tonneau cover or rear organizer. Then, to maximize everything here, kailangan mong pumunta sa second row, or dito pwede mong abutin para i-fold down natin ang mga seats, and you will get 1,490 liters of space. I-check naman natin ang back seat. Kaswabe, welcome sa ating backseat. Pero nice ko munang i-shoutout ang family ng Air Spencer. If you want long-lasting aroma sa loob ng iyong premium car, go get one. It is made from Japan and manufactured by Ecosia. Konting details and interesting facts lang, kaswabe. This is shorter ng 9.7 inch. Pero hindi nag-suffer ang ating greenhouse. Kasi when it comes sa legroom dito sa ating backseat, which is eto ang driver position ko, ginaya ko na lang. Malaki pa naman. And doon sa harap, yung legroom, same lang sila ng GLC. Actually, mas lamang pa ito ng konti. Nag-suffer lang siya doon sa cargo capacity compared sa kanyang GLA Progressive na, which is
lesser ng nasa around 100K. Ito doon ay puro standard mga leather, okay yon. Approve. Pero dito, it's a combination of leather, suede, and superior red stitching para mas ma-feel mo na pang sporty rin ang ating GLA AMG line. Starting sa mga stitching dito, then sa mga seats, combination ng suede and red stitching. Challenging nga lang sa third seater ito because walang armrest din. Pailalim yung seat natin dito. Pero don't worry, meron naman siyang space na lalagyanan ng kanyang mga makeup, lipstick, or powder. Meron dito eh. Hindi ko alam kung paano gamitin yan. USB, meron kang cargo net. It's comfortable here para ka rin nakasakay sa isang GLC. And you have grab handle, tapos meron kang warm lights, polished aluminum yung mga handle dito, and yung bottle holder parang bitin lang ng konti. Dito naman ay suede. Check naman natin ang iyong driver cockpit. Welcome sa ating driver cockpit. Bago ko sabihin yung mga worth noting dito sa GLA AMG line, bisitahin muna natin kung ano yung mga detalye rito. Nauuhaw na ako, nabubulol ako kaswabe. This is very different yung dashboard natin. Meron kang panel dito ng wet carbon fiber, and even dito sa door panel, integrated din ang ating mga seat adjustment. Kung nakita nyo mga review natin na E-Class, AMG A35, everything on it, napakaganda ng kanilang technology and engineering pagdating sa mga configuration. Anyway, the red stitching is visible. Tapos yung mga vents natin, malulupit para siyang mga booster ng mga jet engine. You have a cinematic opening ng ating armrest. Split open, napakalalim. Meron ka ritong palm rest kasi touchpad dito yung mga redundancy control. Paulit-ulit ko na rin ito sinabi, pwedeng touchscreen dito sa ating infotainment system and even dito sa ating manibela. Nakakatuwa at nakakaliw lang yung mga cup holder dito because it has a different adjustment. Pag meron kang pinindot dito, nagkakaroon siya ng mga palikpik or pakpak. Dito naman, wireless charging, and ang ganda ng mga very dynamic yung mga controls natin na scroll switches, those aluminum. Mapunta na tayo sa ating 10.25 MBUX, and this infotainment system is one of the best when it comes sa mga automobile brand. Paborito ko ito. Ang interesting dito kaswabe, nadaanan na natin ito lahat, hindi ko na isa-isahin. You have here the active brake assist for the safety. Then ilagay ko na lang ang lista ng mga safety features natin. Ayokong isa-isahin dahil napakarami nun, mauubos ang oras ko at oras mo. Pwede mong i-adjust kung gaano kalayo yung distance ng sasakyan. Ang configuration nandito lang. And even the comfort ng mga seats natin, it doesn't have any massage seat pero meron siyang seat kinetic. Ang alam ko rito, pag nag-play ka, this is Apple CarPlay and Android Auto na compatibility, sumasabay ang music dun sa kinetic effect ng mga seats natin. So ramdam na ramdam mo kung ano yung mga pagbabounce-bounce and pagiging groovy ng ating GLA AMG line. Configurable pa rito kaswabe is you can change the theme. Depends kung ano ang mood mo, yung iba ambient lighting, but here dito sa iyong very wide and one piece na MBUX system, pwede mo itong palitan and you can even see your performance because if you press this, yung nasa info natin, you have the consumption, the engine, the vehicle. It's not on lang kasi hindi naman naka-start ang ating engine. Ayoko makaabala sa likod kaswabe. And pagdating naman dito sa ating fully digital na instrument cluster, which is very upscale pa rin, pwede mo rin baguhin kung ano ang style niyan. Pwedeng classic, pwedeng progressive, and sport. Manibela, magkaiba sila sa GLA Progressive. This one has a semi-flat bottom. Doon is circular lang. The controls on the right panel is for the infotainment system, and doon sa left side naman, para sa ating instrument cluster, then you have some infos again na super customizable at napakarami pwedeng baguhin. Actually, hindi enough ang isang araw para pag-aralan mo ito lahat. Pero yun ang unique touch when it comes sa ating MBUX system, and meron kang aluminum pedals na may mga rubber na circles ang design. Bolsters natin are good naman, suede and red stitching. Anyway, we are done here. So, i-test drive na natin ang isang GLA AMG line. Kaswabe driving the GLA 200 AMG line. But this video
is brought to you by Kaswabe. Introducing Wheel Model C2. It is simple to operate and makes tight turns to get you wherever you need to go. Impressive power that allows you to see and do more, live the life you aspire, can be disassembled for easy transportation in the trunk of any car, whether you're shopping on the weekend or traveling with your family. Model C2 can be easily adjusted from seat height and back support angle to create a comfortable driving experience. Battery is made by LG, which is flight approved and with travel certificate, can be controlled by iPhone and has full suspensions. Please check the description below for more infos and please rewind for better understanding. Maraming salamat PWD Mobility Philippines. Check their social media platforms, Instagram and Facebook. God bless. Let's talk about the powertrain and compared sa GLC before na minaneho natin, this is a lesser ng 34 horsepower and 70 newton meter of torque. The GLC is 2.0 liter. Pero don't be deceived sa isang GLA 200 dahil napag-alaman ko lang halos kanina, ang akala ko 2.0 ito. Pero that's the first generation Kaswabe, the nameplate 200, isipin natin it's 2.0, 'di ba? Yung iba 350, 3.5, but this one is 1.3 with the application of turbo. Kaya medyo gigil talaga ako sa turbo na 'yan, ha. Pero ang sabi naman nila, don't worry kasi kung ano yung ma-achieve mo na power coming from that old taste, the 2.0, mas kaya niyang i-achieve ng mas better. But the engine displacement is mas lumiit lang. One thing lang na gusto kong i-explain din, soon, yung mga electrified, yung pagiging dina-downsize na yung engine, mawawala na talaga yung satisfaction sa driving. Ang usapan na minsan, gaano ka boring ang ride mo. So, hindi natin mapipigilan yan, Kaswabe. Anyway, let's enjoy kung ano ang meron sa present ngayon. So, this one is a 1.3 liter. And 0 to 100 again is 8.3. The GLC is 7.8. And upon cruising naman, it's alright, komportable. Ang head scratcher ko lang ng konti is a little bit. Mararamdaman mo talaga yung mga bumpy roads dito. Pero syempre, you get what you pay for. This one is nasa 3.8 million. A little bit of increase as yung taon, di ba, dumadaan. It doesn't hurt naman. It's not too very painful. Komportable pa rin. And I think even though kahit marami kayo rito, sure pa rin, komportable. NVH is doing nice naman. The outside world, kahit papano, tahimik talaga. Nasa normal mode tayo. You don't expect a great amount of power because syempre 1.3 lang ito. It's all about the comfortable city driving. This is a 7-speed automatic transmission, Kaswabe. Braking is good. Wala naman tayo sa track mode. Head scratcher ko lang rin. But siguro next time magkakaroon ng pagbabago. Super advanced when it comes sa ating one piece na widescreen, yung MBUX system. Ito lang minamaneho natin. Ito yung pre-facelift lang. But kung ano man yung ni-review natin na model, which is sa walk-around review natin and some details, super advanced, one of the best info technology when it comes nga pala again sa ating command system plus those fully digital na instrument cluster, very customizable. I'll be honest, Kaswabe, again sa kanyang mga friendly rival na mga BMW and Audi, sa akin top notch pagdating sa Mercedes-Benz. Magbababad ka talaga ng ilang araw para aralin mo lahat, pero very entertaining. And lalong-lalo na pag nag-change tayo ng drive mode, yung napaka-dynamic na scroll switch dati na aluminum, talagang yun yung nagugustuhan ko. But here, syempre, pre-facelift to. Kung ano man yung nakikita natin dito sa kabila, hindi katulad ito nung dinadrive natin. Okay, so you have paddle shifters and very chunky yung steering wheel natin. Alam na alam mong upscale talaga, it's premium, perforated, a great driver experience.
So lipat natin upon comfort kanina, sport natin, and suddenly you will hear it growl. So kahit papano, it will increase your maximum sportiness. The weight of the steering wheel becomes more, mas nagiging firm siya para mas maganda yung control natin upon cruising and doing turns, maneuvering. Yeah, to achieve the 163 horsepower, and we can do manual shifts din. Kahit papaano, di ba kaswabe, this is the entry level GLA 200. If you wanna taste the experience of one of the most affordable, etong GLA is for you, and meron kang characteristics ng pagiging sports car dahil meron tayong shift paddles. So next time, let's pray, kasi baka mawala na rin ang mga shift paddles. Dati-rate, sinasabi natin, ay automatic, gusto ko ng manual transmission na gated. Then pumasok ang shift paddles. Okay? Ngayon mawawala na. Mawawala na lahat. Kunyari, yung automatic na wala na, yung shift paddles na manahanapin natin. Pero yun eh. That's the big change na inaarap natin sa lahat ng car brands. The visuals is very great. The rear mirror, it doesn't block the headrest. Kitang-kita, because other automobile, talagang makikita mo yung pang third seater nakaharang. It's a perfect taste for a crossover SUV. I don't feel that I am driving a cute sedan or any. Maganda ang position ko. It's very upright and comfortable. The seats are great. Sa GLA Progressive na nakita natin is wrapped in leather. Hataw natin with corners. Yeah. Sharper siya and mas accurate. And at the same time, behave rin siya. I don't know kung it does have a active noise speaker dito sa cabin, pero we can still hear the engine sound kahit papano. Sometimes, para sa akin, it's not all about the horsepower or how fast the automobile is. Para sa akin, sana wag mawala yung satisfaction pa rin and emotions while driving. Yun yung pinaka-importante. Yung gear shift column, yung gusto kong i-point out kanina na hindi ko nasabi, na very cutie and tiny sa likod ng steering wheel. So sana nasa center console na lang, pero Mercedes-Benz, sila na bahala dyan. Parang kumbaga sa Rolls-Royce, ganun din yung structure niya, di ba? Pleasure of driving a GLA is great. The Silver Star, di ba? Yan ang nagbibigay ng great authority. Kung meron ba na ako nakalimutan, I am sorry, tao lang tayo. Don't forget to subscribe pag nagustuhan mo yung pinapakita natin. God bless sa inyo, and please get some merch para ma-reach natin ang optimal level ng ating channel. And shout out to, brother, what's your name? Alfred Bautista, sir. Kay Alfred Bautista na binabantayan niya tayo sa likod. It's a great and amazing experience. More power, kaswabe.